Naalala ko nung bata pa ako, 9 years old ako noon, sa sobrang hirap ng buhay, kailangan kong tumulong sa magulang ko. So sa umaga, nagtitinda ako ng pandesal. Pag sa tanghali naman, nagtitinda ako ng dyaryo. So pag gabi na, nagtitinda naman ako ng balot. So sa hirap ng buhay, kailangan ko nang makatulong sa magulang ko, ginawa ko lahat. Hanggang sa paglaki ko, natutunan ko yung gumawa ng cellphone. So pumasok ako bilang cellphone technician. Hanggang isang araw, may isa akong customer na nagpapagawa ng cellphone. So nung iniimbitahan niya ako sa IM Global, sabi ko, networking ba yan? So sabi ko, medyo busy ako. Hindi ko siyempre sa customer ko siya, kaysa mapaya siya. Sinasabi ko na lang na busy ako, hindi ko sinasabing ayoko. Ang totoo, ayoko talaga. Time na bumalik siya, 3 months, may dala na siyang kotse. Hindi na motor dala niya, kotse na. So doon ko napag-isip na mukha yatang maganda yung negosyo niya. Ako, sa loob ng 5 taon kong cellphone shop, nakabili ako ng kotse maliit, siya 3 buwan, Hyundai i10. Doon pa lang ako sumama, kumatay ng seminar. So, pag-attend ko ng seminar sa Ortigas, doon ko palang naunawa na sobrang ganda pala ng IM Global. Sobrang laki pala ng opportunity. Kung sana, noong ko pag ginawa, sana as in, pares na kaming successful. Ginawa ko munang part-time. Sa umaga, sa cellphone shop ako. Sa gabi, sa IM Global ako. Ginawa ko, nakipagkaibigan ako. Pag lalaki, sinasabi ko, inuman. Pag babae, manood ng sine. So bago kami mag-inuman, magkikita kami sa Robinson, dadaan ko muna siya sa office. Doon, may naniniwala at may sumali na. Sa 5 sumali, yung 3 tumigil, yung 2 tumuloy. Sa isang na-invite ko, natutunan niya yung Facebook marketing. Kung saan ginagawa yung negosyo nang nasa bahay ka lang through Facebook. So, natutunan niya yun, lumaki grupo niya. So, pinakiusapan ko siya, bro, pwede mo bang turuan yung kabilang side ko? Sa pagdami na yon, biglang naglabasan yung sasakyan nila. Mga resultang nakuha ko sa IM Global, nakabili ako ng 4 sasakyan. Tapos pang 5 sasakyan ko, doon nakabili ako ng Hummer H2. Sobrang saya ko nung nakuha ko yung Hummer H2 ko kasi pinapangarap ko to, nilagay ko pa sa dream board ko. So nagulat na lang ako, kinilabutan ako, totoo pala ang law of attraction ko. Nang lagi mong iniisip, nagkakatotoo. Kinakilabutan ako nung nakuha ko yung mga pangarap ko na dating sinusulat ko lang sa dream board ko. Hindi pa tapos yun. Pagkakuha ko ng Hummer, nakakuha rin ako ng bahay sa Taytay Rizal. Grabe, so kasama rin sa dream board ko, kinikilabutan ako na lang nakuha ko siya. Kasi bakit? Parehas na parehas kulay orange. Nung binenta sa akin to, kinuha ko kaagad kasi sabi ko, ayun yung nasa dream board ko. So habang tinitiran ko siya, sobrang saya ko. Pag gumigising ko sa umaga, sa lahat ng mga achievement ko, nakuha ko, naisip ko, anong nangyari? Parang kailan lang, walang-wala ako, nagsimula ako sa 20 pesos. Yung pang-join ko, kinuha ko pa sa 3 Bombay. So, pero nangyari to, iniisip ko ano bang ginawa ko. Una, positibo ako mag-isip. Pangalawa, lahat ng sinasabi nung nagme-mentor sa akin na successful na, lahat yung sinusunod ko. So, yun lang naman ginawa ko, nag-enjoy lang ako. So, nagulat na lang ako lahat na ito nangyari na sa akin.